Magandang araw po muli mga sir. Welcome po kayo sa aking channel. Ang ibabahagi ko po ngayong araw ay tungkol po dito sa hollow switch. Ipapakita ko po kung paano po natin siya iwa-wirings sa ating mga motor. Halimbawa po, mag-i-install po tayo ng mga ilaw kung ito po ang ating gagamiting switch. Paano nga ba ito gumagana, itong hollow switch, at kung ano-ano ang mga connection nito. Dito po sa hollow switch, pag tinanggal po natin to, yan po, may makikita po tayo mga letters dito. Hindi po masyadong makikita. Lagi ko, ipa-flash ko na lang po sa screen. Dito po sa babang bahagi, dito po, mayroon pong letter C, ibig sabihin common, at sa gitna po NO, normally open, at dito po sa taas ang kanyang NC o normally closed. Dito po sa kanan, dito po kanyang positive para sa ilaw, at dito po sa kaliwa para sa ilaw kanyang negative. Yan po, pag ilalagay po natin, sasalpak natin dito sa ating hollow switch, itatapat lang po natin itong kulay red at itong kulay black sa ating positive at negative ng para sa ilaw. Yan po. Yan po. Paano nga ba ito gumagana? Ito po ipapakita ko. Meron po tayo dito ang battery na 12 volts. Ipapakita ko po muna sa inyo kung paano iilaw itong hollow switch. Ayan po. Ito po ang kanyang positive para sa ilaw ng hollow switch. Lalagay po natin siya dito sa positive ng battery para po umilaw yung hollow switch. At ang kanya naman pong negative. Ayan po. Yan, mapapansin nyo po at umilaw na yung ating hollow switch. Yan po, umilaw na. At ang kanyang common ay itong yellow o yung kanyang main supply ng ating hollow switch. Ilalagay po natin siya sa positive ng ating battery. Halimbawa, imagine nyo na lang po ito. Halimbawa, i-install natin sa ating motor itong C o yung kulay yellow, ito yung common, ilalagay natin siya sa accessories wire. Halimbawa po, ito yung accessories wire natin, itong positive ng ating battery. Ayan po. Ito pong nasa gitna ng ating hollow switch, ito po yung normally open, itong kulay white. At ito namang kulay green, ito naman po yung normally closed. Yan po. At meron po tayo dito ang dalawang ilaw. Yan. Ilalagay po natin siya dito sa yung ating negative ng ilaw. Ilalagay muna natin siya dito sa negative ng ating battery. Yan po. At ito pong positive ng ating ilaw, itong ating ilaw, itong supply ng ating ilaw, ilalagay natin siya dito sa normally open, sa gitna po ng hollow switch, yung normally open, itong kulay white. Yan po, lalagay natin. Ito pong hollow switch, pag pinindot ko po itong hollow switch, at kapag lumubog yung button ng hollow switch, iilaw po yung ating supply.
bubukas po. Ayan po, kita nyo po, umilaw. Nakakabit po siya sa normally open ng ating hollow switch. Yan po. Yan. Pag ilalagay naman po natin siya dito sa ating normally closed. Yan. Dito po sa normally closed sa kulay green. Ilalagay po natin siya. Yan po. Hindi pa natin napipindot yung ating hollow switch, umiilaw na. Pag pinindot natin yung hollow switch, yan po, yun, namamatay po. Pag pindutin natin uli at tataas yung button, pantay, yan po, umiilaw. Hindi pa napipindot yung hollow switch, umiilaw na yung ating supply. Doon po yun sa normally close. At halimbawa naman po, mag-i-install tayo ng gagamitin natin tong hollow switch sa ating mini driving light. Halimbawa po. Yun, nag-short. Halimbawa po, mag-i-install tayo ng mini driving light. Itong dalawa. Ang ating gagamiting low beam yung ating normally close. Yan po ang low beam natin, lagay natin sa normally close. Yan po. Automatic po ilaw ng ating low beam pag maglalagay tayo ng mini driving light. Automatic na pong mag-iilaw ang ating low. Para hindi siya mag-automatic mag-iilaw yung low, lagyan na lang po natin siya ng switch. Para pagbukas nating ignition switch, hindi muna siya agad iilaw. Lagyan natin siya ng switch para sa gabi lang natin mapipindot. Yan po. Yung kabilang ilaw natin, halimbawa, ang kabilang wire natin, nilagay natin sa normally open. Ito pong sumisindi na to, nakakabit siya sa normally close. At yung isa naman, nakakabit sa normally open. Pag pinindot ko po ang hollow switch, lilipat po yung supply sa normally open. Yan po. Pag hindi pa napipindot yung hollow switch, ang may supply yung normally close. Pag pinindot ko po yung hollow switch, lilipat siya sa normally open. Yan po. Yan po, mga sir. Yan. Pag hindi mo pa napipindot yung hollow switch, ang may supply yung normally close. Pag pinindot mo yung hollow switch, ang ilaw ay normally open. Halimbawa naman po, ipapakita ko sa inyo, gusto nyo lang iilaw yung hollow switch kapag pinindot. Ayan po. Ayan po. Kung ang gusto nyo namang buong design dito sa ating hollow switch, saka lang iilaw yung ilaw nitong hollow switch kapag pinindot. Pag ganun pong gusto nyong design, na iilaw lang yung hollow switch pag pinindot natin. Ito pong positive ng ating hollow switch, yung para sa ilaw, positive. At yung normally open ng hollow switch, pagsasamahin natin silang dalawa. Pagsasamahin nating dalawa. Yan. Yung positive ng hollow switch at yung normally open, pagsasamahin natin. Yan. Pagsasamahin natin, tapos ilalagay natin dun sa ating supply o yung para sa ilaw, yung load. Yan. Ayan po, oh. Yan po. Sakalang iilaw yung ilaw nitong hollow switch pag ating pinindot. Yan po. Ang gagawin nyo lang po, pag sasamahin yung normally open at yung positive ng ating hollow switch. Yan po. Yun lamang po ang ating
aking tituro sa inyo ngayong araw tungkol dito sa ating hall switch kung paano siya iwa-wirings. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong panunood at sana po ay may natutunan kayo sa aking video ngayong araw na ito at sana may apply nyo sa inyong mga motor kung paano gamitin itong hall switch para sa inyong mga pag-install gaya ng mga accessories gaya po ng mga mini driving light or mga auxiliary light. Ito po pwede po nating gamitin para sa switch ng ating mga ilaw. Pwede siyang on-off switch or kaya apply natin siya sa high and low ng ating mini driving light. Yun lamang po at maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo po itong aking video at huwag nyo pong kalimutang mag-like and share and subscribe at huwag nyo rin pong kalimutan pindutin ang notification bell para maging updated po kayo sa aking mga panibagong video na kagaya nito tungkol sa pag-wirings. Yun lamang po and God bless.